Hindi, ano yung pumunta? Altis, ano? Hindi, Bios. Ah, Bios? Avanza. Avanza. So, ang problema niya? Preno. Preno. Tapos, gusto kong magpa-road test. Wala kang preno. Napatignan niya na pala sa, wala pala preno. Tapos, napatignan na pala sa ibang mekaniko. Alam niya na kung anong dapat palitan, is brake master. So, ibig sabihin, alam niya nang walang preno, ipaparoad test pa niya. Gagaga. Di, paano yan? Kaya ako, pagka yung magro-road test, ano ba, magro-road test, or request for road test. Ang road test kasi, maraming klaseng road test. Road test diagnose, road test check-up lang, depende sa concern. At road test sa QC, quality control, hindi Quezon City, QC, quality control, hindi Quezon City ha. Si pag request road test, tatanungin natin, ano ang concern, bakit iro-road test? Eh, kung walang preno, eh wala palang preno, eh, bakit iro-road test? Gago nga yung bakla nyo. Kalo. Hindi, siyempre, kung, siyempre, bago mag-road test, initially, i-check din natin yung mga gulong, diba? Ako, nasabugan ako ng gulong nun eh. Hindi naman sinabi sa akin, kalbo na pala yung gulong. Oh, eh, ano pa? Number one, ano yung concern? Pangalawa, kundi tire condition, o oh, ano yung concern? Kung ang concern niya is may tumutunog, kumakalampag, baka naman mamaya, kailangan din nating alamin kung anong history. Baka mamaya galing, nagpa-vulcanize lang ako, tapos may tumutunog na. Ay, mamaya, maluwag pala yung gulong. Diba? O kailangan muna higpitan natin yung gulo bago natin i-rotest. So hindi basta-basta huwag sinabi ng customer gusto mag-rotest, eh, ro-rotest na lang basta-basta. Hindi ganun. Kaya kailangan lagi tayo maingat sa rotest. Okay? Before you rotest, think safety and alamin ang concern. Bakit kailangan i-rotest? Ano ang history? Ano yung huling ginawa? Bago may kalampag, kung may kalampag, baka mamaya maluwag lang pala yung gulong, pag-rotest mo, ikaw na dali. Or baka kailangan ba talaga i-rotest o hindi naman. Eh, kailan dyan lumalabas ang ating good judgment kung tayo ba ay dapat mag-rotest o hindi. Kaya hindi masamang maging judgmental. Kailangan maging matalino. Hindi porkit sinabi sa iyo sakay kagad. Sakay kagad, sunod kagad. Hindi lahat ganoon. Tsaka hindi lahat ng sinasabi sa inyo totoo. Baka minsan na ayaw to siluhalin ko lang. Kailangan alamin natin. Tama rin naman mag second opinion. Tama rin pero naman alam na, eh. Ano. Pero kung alam mo na walang preno, alam mo na palang walang preno, hindi na kailangan rotation. I-check upin na lang pa. Tinignan ko ka yung brake drum, yung ano, yung pinasinip ko yung brake pad, nakapal pa eh. Oh. Pero pag ginanyan mo talaga yung preno, wala. Lusot. Tapos tinignan ko yung ano, yung hinata ko yung hydrovac. Malakas pa rin yung harap. Kaya... Wala, ibalik yun doon sa gubawa, nagsabi sa inyong palitan. Palito ko talaga yan, sabi ko eh, wala pa ng preno. Kaya isa pa yun, pag nagro-rotis ako, or every time na magdadrive ako sa sakya, kahit araw-araw, or kahit kanina ko pa drive yan, or kahit na araw-araw, kahit akin yan o hindi yan, every time pagpasok ko ng sasakyan, unang pasok ng paa ko sa sasakyan, diretso sa preno. Bubambahin ko agad, check ko agad kung may preno. Baka yan ay lubog. Huwag ko na yung rotis ko, lubog. Kung walang preno. Sa papunta to? Ito, sa loob. Borla. Hindi, anong lugar to? Ngayon, sa Tarosa pa rin. Okay, so kung kailangan ano, kung kailangan ba talaga i-rotest o kailangan ayusin muna. Kailangan mo nang i-check o higpit ng gulong. Baka mamaya wala lang pala brake fluid, baka aubos na. Dahil tumatagas. Sige, so okay. That's all for today. Thank you.